Ayan po sa lahat ng mga naggagandahan kong mga followers at mga viewers, nagugwapuhan. Ayan. Ay magandang gabi po sa inyong lahat at sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. At sana at yun po ang inaasahan ko na sa lahat ng oras ay nandiyan ang swerte at pagpalain nawa kayong lahat. Ayan po. Pasensya na po kayo kung hanggang ngayon po ay hindi niyo pa rin ako nakikita. Katunayan po, nandito pa po ako sa site ng kung saan po ay dito sa aking mga construction na mga pinapagawang mga building. Ay kaya po hindi ako muna magpapakita sa inyo kasi talagang haggard na po ako. At ayaw ko namang magmukhang si Bubuyog at kay Goryo sa inyong paningin. At gusto ko po pagka ako humarap dyan sa inyo, ay gusto ko pong siguraduhin na kasing gwapo ninyo ako, kasing ganda ninyo ako. Ay, ayan. At dadaanin lang po muna natin sa tawa. Dahil ito pong videong ito, bagamat hindi nyo ako nakikita, sabi ko nga, ay talagang nakakasumpa-sumpa, nakakarimarim, at talaga namang nakakabwisit, nakakapanggigil, lahat na yata ng panggigigil ay nandito na po sa videong ito. Ay para lang po malaman ninyo mga kababayan ko, ay kayo na rin po ang magtanong sa inyong mga sarili dito sa aking sariwang-sariwa na napag-alaman na ito palang si Lisa ay nirentahan po niya yung bahay ni Manny Pacquiao dyan malapit sa Malacañang. Ayan. So kung magkano man ang renta, hindi po natin alam. Pero ang pagkakaalam ko po, ayon dito sa aking mga tansya, kung hindi po 500,000 yan, kalahating milyon yan, or hanggang 1,000,000 po ang renta niyan monthly. O see? Ay talaga namang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang magrenta itong si Lisa ng bahay na kung saan ay napakalaki naman yung Malacañang na yan na para pagdaosan nila ng kung anong klaseng mga party-party yan at kailangan pang talagang magrenta. At malapit nga daw po dyan yan sa Malacañang yung bahay ni Manny Pacquiao na yan. So, basta ang kwan ko dyan, ang tansya ko, kalahating milyon hanggang 1,000,000 po ang renta niyan. Kasi kung dyan sa Forbes Park at saka dyan sa mga Dasmariñas Village na yan, ganyan po ang mga rentahan dyan, yung lalo na ang lalaking bahay ni Manny Pacquiao na yan. So, saan po kaya galing ang pirang pinangrerenta ni Lisa dyan sa mga bahay na yan? Natural, sasagutin ko na ng diretso, pira natin lahat yan. Pira ng mga taxpayer yan. Saan pa niya kukunin yan na kwan ito? Itong pira na ito ay nangungulimbat na nga ito eh. Kaya dyan ang mga meetingan nila at ayon dito kay Maharlika ay talaga naman dyan yata yung mga sipsipan nila ng pulburon at mga hindi po ako magsasalita. Ito po, pakinggan nyo lang po para para po hindi nyo ako maakusahan na gumagawa lamang po ng istorya. At ito naman po kasi si Maharlika ay bago po maglabas ito ng mga ganyang isyo ay talaga naman po nga sinisigurado niya muna na meron siyang sapat na ebidensya. Kasi kung sakali mat makasuhan nga naman, meron siyang panangga dyan sa kanya mga sinasabi. Ito na po, pakinggan po natin. Invite si Pacquiao at yung sino to? Alright, invite si Pacquiao at ang mga bagets. Sino yung yung matangkad na from China? Yung basketballista ba yun? Ay, you know, familiar lang siya, but okay, kulang kasi yung kanilang report dito. But anyway, I'm not okay, hindi ako mag-talk about it, but yan kay Lisa ang pag-uusapan natin. Yung pagyakap-yakap niya sa mga bata, it's all kaplastikan. Si Pacquiao, it's good to see, okay? To see him na nandiyan dyan, Uniteams, di ba? Uniteam daw. Tanong ito, sasabihin ko sa inyo, first time nyo marinig siguro. Alam nyo ba na si Pacquiao, ayon sa ating puting ahas, Yao Ming, ano? Yao Ming, right? Okay, thank you palangga. Ito,
months ago na ito nairating sa akin. Alright? Months na to, pero hindi ko pa to sinabi sa inyo. Kasi I'm just waiting yung mga ebidensya na bago ako magsalita, you know, baka mamaya, you know, chika-chika lang. Ikaw, Lisa, okay? Bakit kailangan mo magrenta ng bahay ni Pacquiao dyan? Si Pacquiao may bahay, sabi ng ating puting as, may bahay sa dyan sa malapit sa Malacañang. Okay, meron ba ditong kapitbahay ni Pacquiao? Nang ginagawa, dyan, nirentahan ni Lisa Smugs para sila mag-party-party. Kumbaga, very, very close sa Malacañang. Kasi nga naman, siguro pag sobrang party at ingay nila o nagsiswingers sila, nagpapalitan sila ng jowa, nagtutsuktsakan sila, habang sabog sila sa pulburon o whatsoever, di ba meron silang private place doon sa nirerentahang bahay ni Pacquiao. I don't know how much. Kasi yung nagkwento dito sa akin na puting as, yung kanyang kaibigan ay kapitbahay at dinig na dinig daw nila ang ingay doon halos gabi-gabi nagpa-party. Nakatanya ko, kaya siguro si Pacquiao ay nag-usap-usap na sila dahil Pacquiao is making money out of Lisa sa rental of kung ano pa man. Okay? Okay, sabi ni Eliseva, power sa kapangyarihan bilang isang aral-aralan daw dyan sa London. Pero based sa ating mga bubit na sinusundan ng kanyang mga galaw, parang hindi naman nag-aaral kasi iba-ibang school ngayon, ibang school ngayon, ibang school na naman. So ini-etchos lang kayo. At nandiyan dyan siya, ilang buwan na siya dyan, sa London na siya, di ba? At itong si Mel Robles na laging nagpapatama as general manager ng PCSO, nandiyan na rin siya. Chinika ko na sa inyo, isang buwan, last month nandiyan dyan na siya. As PCSO, general manager, di ba? Ano ba ang layunin ng PCSO? Di ba? Para what? Maliban sa pagpapanalo nila ng loto ng 403 katao at maya-maya, at ayon sa ating puting ahas, ang mga tickets na iba na hindi pa nakiklaim na kay Taning. Nakatayo ka, walang hiya ng mga Janayopak na ito. So, nandiyan na siya sa London. Okay? Ayon sa ating puting ahas, dahil nga ang presidente, talaga ang first family, okay, because of the diplomatic immunity. Kapag sila nag-travel, kahit magbitbit sila ng kalansay sa eroplano ng isang crates, katulad ng pagbitbit nila ng crates from New York going to the Philippines, nasabi ko nga, pwedeng ginto, pwedeng pulburon, pwedeng tangkas-tangkas na pera ang kanilang inuwi sa Pilipinas, hindi yan, they are free. I mean, libre, kumbaga as first family or bilang isang diplomat, okay, ng bayan natin, na presidente, di ba? Sila po ay may immunity na hindi pwede silang unang-una arestuhin kung sila man ay nagkamali. Number two, hindi sila pwedeng i-search, body search, o i-search ang kanilang mga bagay-bagay, kanilang bag, mga crates, mga ganun, mga luggage inspection, wala silang ganun katulad sa atin na mga regular passenger. So, ayon sa ating puting ahas, si Taning at si Mel Robles na dyan sa Europa ngayon, ay nag-aabang na sila ng bibit-bitin ni Lisa Smugs na mga crates o mga pera o mga ano man yung bibitin niya para dalhin dyan sa London na baka diretso na sa Swiss account. Let's talk about Swiss na naman. Maybe sa Credit Suisse. Kasi bakit one month na si Mel Robles dyan sa London? Diba? After mag-America ni Lisa at ng mga Hudi Pungol, diba pupunta sila sa Europa para umattend dyan sa ni coronation ni King Charles, diba? So ayon sa puting ahas, nakaabang na ang dalawang humhang doon na mga sarot sa lipunan, yung mag-tande, manager na yan si Taning, ay si Mel Robles na para tagasalo ng pera na galing sa what? Smuggling? Galing sa kung saan man. Dahil alam naman natin, even the donation money during the campaign, sabi ni Lisa dyan, happy na siya. Baka, yun na, tinatransport na nila at itago nila dahil baka nararamdaman na nila na hindi magtatagal ang kuting o muning ng Norte. I can feel na hindi magtatagal yung mga yan sa lahat ng kabulastugan na ginagawa nila sa taong bayan. Forget about that pa-cute-cute, mga bak. Yan, anyway po, narinig naman po natin yung sinasabi nitong si Maharlika. Sino nga ba naman ang hindi magtaka? Yan dyan sa manager ng PCSO na yan, na si Mel Robles na yan. Isang buwan na sa Europa.
at inaantay itong pagdating ni na Lisa diyan sa Europa, kasi nga pagkagaling po rito sa US, ito kasalukuyan nandiyan sa USA ito sila, ay mayroon pa po silang tatlong pupuntahan bansa. Yan nga yung sa Europa na yan, at saka isa pa dyan sa Jakarta, Indonesia. Tatlo pa po yan. Nasunod-sunod po na siguro dalawang araw lang po, dalawang gabi lang po matutulog yan dito sa Pilipinas. Lalarga na naman po yan. Tapos isang araw lang matutulog ulit dito sa Pilipinas. Lalarga ulit yan papuntang Jakarta, Indonesia. Ganyan po kakuan ito. Ganyan kahayok sa pagta-travel ito. Pero yun ang hindi nila ma-realize na habang nagpapasasa sila ng pira ng taong bayan, napakarami namang nagugutuman na ating mga kababayan. Ganito ka mga ka-animal itong mga ito. So, tingnan nyo yan. At totoo naman, imaginin mo, yung Robles na yan, kaya dyan inilagay yan, nagpanalo agad ng, yung 400 mahigit na nanalo na kuno. Tapos mayroon pa uli nanalo na mag-ama. Ha? Kuno. Pero ang totoo nun, walang mag-ama nanalo. O, see? Ganito kahayop itong mga ito. Ngayon, dito lang sa kune, dito lang sa pagrerenta ng bahay ni Pacquiao na ito, ay talaga ng mga nakakapanggigil na eh. Sobra na ito eh. At alam naman natin na pira natin yan, winawaldas itong mga animal na ito. Alam natin yan. Talagang walang pakundangan kung mag-kwan ito. Walang pakundangan kung gumasta itong mga kwan ito. Mga demonyong ito. Tama rin naman ito sinasabi ni Maharlika, dahil unang-una, yan ay itatago na naman ng pira, kagaya dati. Diyan nila itinago na naman yung pira ng bayan. Diyan sa Swiss account na yan. Ngayon, mauulit na naman. So, mauulit din yung paglayas ninyo. Malapit-lapit na rin yan. So, aywan ko lang kung hanggang kailan tiisin itong mga taong ito, nitong ating mga kababayan, na mananatili itong mga demonyong ito. Ito ang talagang mga pahirap sa bayan itong mga animal na ito. Parang galit na galit talaga sila sa pira. Palibhasa, hindi nila pira ito. Talaga namang winawaldas natin, talaga namang winawaldas to. Grabe. Kaya minsan dinadaan ko na lang sa iyak eh. Dahil kung lalo na ako nakikita ko itong ating mga kababayan, napakarami talaga naghihirap. Uulitin ko lang po, sa tuwing pupunta ako rito sa project ko, lahat ng nadadaanan ko dyan, halos ganun lang. Kaya sabi ko nga eh, kada alis ko rito, magmula ako rito sa opisina ko, 10 ng 10 nga sako ng bigas ang dala ko. Araw-araw po yan. Ibig sabihin, araw-araw may mga binibigyan ako at nakikita ko na kung gaano kahihirap itong mga taon to. Nasabi ko nga eh, kung bubuksan mo yung kaldero nila eh, makikita na mo halos kung i-imagine mo lang, mga isang taon na hindi nasasayaran ng kanin yung kaldero nila. Ang mga makikita mo dyan ay dyan nilagang kamuti, nilagang saging na hindi pa nahilaw talaga. Tapos ganito ang mababalitaan mo. Ganito ang makikita mo. Na travel dito, travel doon, kaliwat kanan travel. Nasaan na yung sinasabi niyong million of dollar ang inakyat nyo rito sa Pilipinas? Doon sa mga naunang travel ninyo, nasaan na yung sinasabi niyong million dollars? Tapos dyan na naman. Pupunta ka lang dyan sa coronation ng prinsipe dyan sa Europe na yan. Kailangan mo pa umatin dyan. Ano ba yan? Sino ba yung hinayupak na yan? Sana ang inaapil ako lang sa inyo na nandyan kayo, mga unggoy kayo dyan sa gobyerno. Ito lamang pong mga mahihirap nating kababayan ang tulungan ninyo. At kung ako na napaka-ordinaryo kong tao, sinasabi ko nga araw-araw yung mga binibigyan ko. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa rito, dahil nasabi ko na ito doon sa mga naunang video ko, na laging 10 kabang bigas ang
ang lagi kong daladala yan tuwing pupunta ako ng site. Dahil nga sa napakarami ako nakikitang talaga namang napakahihirap ng mga kababayan natin. Pero bakit na sisikmura nyo pang gumasta ng pira na yan, lalo na yung pagrenta ng bahay na yan, na may Malacanang naman, adi diyan kayo magkumpulan sa Malacanang na yan, diyan kayo magsigawan. Napakalaki ang kano yan eh. Yung Malacanang na yan, diyan kayo, bakit kailangan nyo pang magrenta? Na alam naman namin sa sarili namin na yung mga ginagastos ninyo dyan ay pira naming lahat yan. Pira ng mga taxpayer yan. Pira ng taong bayan yan. Napakakapal naman ang pagmumukha ninyo. Sobrang kakapal, hindi talaga, hindi ko alam kung hindi ko na walang salita na pwede kong gamitin dyan sa kakapalan ng pagmumukha ninyo. Wala. Grabe. Demonyo na lang yung parang pakiramdam ko mas may konsensya pa ang demonyo kaysa sa inyo eh. Kayo wala nang kakonsekonsensya. Hindi maikaila sa inyo. Alam na alam ninyo yan na napakarami nating mga kababayan naghihirap. Alam ninyo yan. Pero bakit nga parang wala kayo nakikita na kahit nakita ninyo? Sana nga lang mabulag na kayong lahat eh. Para tuluyan na kayong tuluyan ng wala kayong makita. Mas maganda na yun eh. Hindi pa siguro ako magsasama ang loob na sasabihin ko na hindi nyo ba nakikita na napakaraming taong naghihirap. Ay kung bulag nga kayo, hindi ako magsasama ang loob dahil nga mga bulag kayo. Sana nga mabulag na kayo, mga animal kayo. Sana. At sana rin maging bingi na rin kayo. Tuluyan na kayo maging bingi para wala na kayo na talagang totally naririnig. Kasi unang-una, kahit naman may tayo nga kayo, wala kayo naririnig dito sa mga hinaing mga tao eh. Ito lamang talaga, dito lang tayo mag-aaway. Dito lang ako, hindi nyo pwedeng awatin sa mga litsi kayo. Dahil hanggat may nakikita ako mga naghihirap nating kababayan, hindi ako titigil sa kalilitsi sa inyo. Puro kayong mga litsi plan, no? Mga animal kayo. Ay, ako, Diyos me. Nakakapangilabot. Grabe ang kawalang hiyan nyo. Ayan, sige, itago nyo nang itago na naman yung pira ng Pilipinas dyan sa hakutin nyo na naman ng hakutin at i-deposito na naman nyo dyan sa Swiss account ninyo dyan sa Europa. Ubusin nyo na naman yung pira dito sa Pilipinas at dadalhin nyo dyan. Sana nga lang magkanda pisti-pisti na kayo. Sana nga lang abutin na kayo ng kulira dyan ng mga animal kayo. Talagang basta pag ang pinag-uusapan natin dito sa aking mga kababayang mahirap, aking kababayan, hindi nyo kababayan kasi mga wala naman kayong mga konsensya ng mga animal kayo. Kaya hindi nyo dapat i-claim ito ng kababayan ninyo, itong mga naghihirap nating mga kababayan. Hanggat may nakikita akong kababayan ko na ganito, hindi nyo ako mapipigilan sa pagsasalita. Kaya yung mga pabanta-banta ninyo, mga buwisit kayo. Gawin ninyo kung gusto nung gawin. Pero yung sasabihin yung mapatahimik nyo ako, hindi nyo ako mapapatahimik dito hanggat may nakikita akong mga naghihirap nating kababayan. Yan ang tandaan ninyo mga animal kayo. Grabe. Kung hindi lang ako ma-strike out dito ng YouTube, babakbakan ko kayo ng puro mumurahin ko kayo hanggang sa mamatay na kayo. Dangan nga lang at mayroon tayong sinusunod na community guideline itong YouTube dito. Kung wala lang, hindi ako titigil sa kamumura dito hanggat mamatay kayong lahat. Mga animal na to. Grabe na eh. Kayo ang pumapatay dito sa aking mga kababayan. Kayo ang totoong mga kriminal. Daig pa talaga ninyo ang kriminal. Dahil yung ginagawa ninyo yan ay kriminal na yan eh. Dahil unang-una, pira na namin na dapat na ipamudmud dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ayan, winawaldas ninyo sa mga pabiyahe-biyahe ninyo na ang mga kasama pa ninyo yung mga a classmate ninyo dyan sa smuggling. Noong nakaraan, iwan ko lang ito ngayon kung kasama nyo pa na naman dyan si Michael Ma.
Noong nakaraan, nandiyan eh, kasakasama. Tingnan mo, smuggler yan ha. Smuggler, kasakasama ninyo. Anong iisipin namin? Di lahat kayo dyan, mga smuggler ng mga animal kayo. Grabe kayo, mga putang mga pan kayo. Nako, Diyos me. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo na pong ipagdamot yung subscribe sa akin. Dahil lang sinasabi ko lang po rito, 100,000 lang po ang kailangan ko. At mayroon po akong gagawin kababalaghan. Dahil dito po ang sinasabi ko po rito, kaya ko po hinihintay yon para po maraming makaalam yung gagawin kong mga kababalaghan. Dahil tatapusin ko na po itong mga kahunghangan, itong mga animal, mga demonyong ito. Kaya wag na po niyong ipagkait sa akin. Yan lang po hinihiling ko. Umabot lang po tayo dyan. Para nandun po ako, yung ganado po akong gumawa ng mga dapat kong gawin. Nakaplano na po yan at nakakuha na po yan. At dito, tatatak sa buong mundo itong gagawin kong ito. Pag hindi panabago itong mga buhay nitong ating mga kababayan mahihirap, tatapusin ko na ito. Tandaan nyo yung mga kababayan ko. At wala. At dito, tinatantsa ko na yung sarili ko. Wala akong pwedeng pagsisihan dito sa gagawin ko. Ha? Pasensya na po kayo mga subscribers ko at sobrang talaga namang nakakapanggigil ito. Kaya hindi na naman ako nakatiis. Kaya pasensya na po talaga. At maraming salamat po at tatapusin ko na po rito ang video ito dahil nagre-ready na po akong pauwi. At maraming salamat po sa wala pong sawang pagtangkilik ninyo sa aking munting channel. At sana manawari ang pagpapala at swerte sa inyong buhay ay ngayon na. Maraming salamat po.